Kaano ka ba ba yung managtatrabaho dyan sa loob ng factory na yun? Ano po, 16 po, 17. Bakit sa itsura nila parang 12 anyos ang lilit, parang ang babansot nila tapos kaya ba nila magbitbit ng sako? Ay, naku po, Sir Ben, kahit po hindi na po nila kahit, agang pinipilit po nila, wag lang po sila mapagalitan, masigawan po ni Sir Sam. Nangakuan mo ng trabaho, dinala mo sa Maynila, pero pagdating dito, pagsasamantalahan mo, pagtatrabahuin mo, sa loob ng factory, abusuduhin mo, mumurahin mo, sasaktan mo, pagkatapos tatakutin mo, human trafficking yun. Kung hindi niyo po kami tinuloy na hayop, hindi po tayo makarating sa ganito. Sana po, magpakita na po kayo. Yun lang po masabi ko sa inyo, Boss Tam, parang awan niyo na po. Si John Michael Moreno na humingi po ng tulong sa bitag na aking mga kasamahan sa trabaho para ireklamo po ang aming pabrika ng pinapasukan na Chin Jang Shop. Ang pangalan po ng boss namin po ay si Sam Wang. Ang reklamo po namin ay sa sahod po namin, walang minimum, wala din po kaming OT at benepisyo. Sobra po ang oras ang trabaho namin. Pangalawa po, minumura din po kami ng boss namin. Sinasabihan po kami ng walang kwinta, basura. Pangatlo po, kulurong din po yung pabrika namin. Chinjang sa po, pero may makina pilitay sa loob. May mga minor de edad po kami mga kasamahan. Pumapasok po kami ng 18 hours pag pinuko po. Sobra-sobra po sa oras, 5-10 lang po ang araw namin. At pag hindi po kami sumunod, bumurahin po kami, papalusin po kami, kasi stayin po kami. Sana po matulungan po kami. Dalawa ho sa mga minor de edad nang galing po sa Pagadian at sa Bacolod. Sila ho'y parang nagtrabaho lamang dito at pinagsamantalahan nitong Chinong Amo. A 28 ho ng Oktubre, nakatanggap ho kami ng reklamo sa bitag. Agad ho namin ginawa yung surveillance. At sa parting ho to, para makumpirma, nagpasaklolo ho ang mga minor de edad nagtatrabaho. Pagbubuhat ho ng 50 kilos na sako sa isang factory sa Valenzuela. Ang kanilang among Chino, Sam Juong. Ang mga minor de edad nagpadala rin ng video sa bitag na kalunos-lunos ang ilang kalagayan sa loob ng factory. Nakikita niyo mga boss, ito'y bawal ko si mga minor de edad kaya ginibigyan ho natin para yun, nakikita ho, yan. Agad nakipag-ugnayan ang bitag sa mayor ho ng Valenzuela na amin laging partner pagdating sa mga ganitong klase pang-aabuso. Siya ho'y si Mayor Rex Gatchalian, kumilos agad! Kaya para isalba ang mga nagre-reklamong minor de edad, ora mismo, aksyon, kilos pronto, pina-inspeksyon ang pabrika. Yan ho, nakita agad by 29 ng Oktubre. Kasi ito'y papalabas ho namin sa bitag New Generation. Hindi ho ito puro sat-sat dito. Araw ho ng inspeksyon. Nung makatunog ho yung mga Chinong Amo, alam niyo ba nangyari mga bossing? Walang minor de edad nakita sa loob ng factory. Isang audio recording ang ipinasa sa bitag ng mga nagrereklamong minor de edad. Inutusan sila ng kalang amo magtago habang sinasagawang inspeksyon. Sige, manoorin. Kanina po sa trabaho, nung oras po ng break time, may pumunta pong mga taga City Hall. Tapos po, yung pamangkin po ng amo namin na si Jubang, pinatago po kami sa may takuhan sa mga nagigiling. Tapos po, dinidinay po kami na wala daw pong minor de edad. Tapos nung nawala na po yung mga agasitiol, bigla pinontan po kami ng mga boss namin. Tapos saka sinabing maglayo daw muna po kami, tapos bumalik na lang daw po pag 18 na. Mga boss, umami naman ang sekretarya ng factory na si Aiza Amilap na siya raw inutusan ng among Chino na gumawa ng mga peking ID ng mga minor de edad na manggagawa. Tingnan nyo nga naman ang pang-aabuso nito. Roll. Hindi nyo kinuwento sa akin. Tapos, pupunta ba sana sa Miyerkules sa munisipyo? Hindi ko nga alam. Ayoko pumunta. Ayoko maipit. Ayoko magsinungaling. Ano ba talaga sabi sa'yo ni boss?
Oo, sabi niya, ano, sabihin ko 2 weeks lang yung mga bata na yun. Nung nalaman na update na hindi sila, na minor de edad sila, pinaalam. O di lalo kung mayayari. Kailan ba sila nagsimula? May, di ba? May ba? May sila nagsimula. Mga kalahati ng May. Mahalata yun. Ito pa, ito pa. Gusto niya pa, pagawa ko pa si Jimboy ng ID sa resto. Gawin kong 18 para daw mabaksinan na si Jimboy. Pare-parehas tayo, bilang minimum tayo. Wala kang benepisyo. Narinig niyo na mismo. Ito. Loko-loko talaga itong mga Chino na to. Ano? Hindi naman natin nila lahat. Abusado na pumunta rito sa bansa natin. Particular itong may-ari, pakita natin dito may-ari na to. Ayan. Sam Zhuang, muntik ng buwang ang maging apelyido. Alam niyo ho ba, ipinasara on the spot ni Mayor Gatchalian ang pabrika ng plastic. Lahat ng ebidensya na nakalap ng bitag, ipresenta namin kay Mayor Gatchalian. Kaya ipinatawag sa City Hall ang may-ari ng pabrika ni si Sam Tan alias Sam Buang. Ay, Zhuang. Gusto natin pakita kung anong iyan, makikita ninyo video. Pinatawag sila ngayon. Behave! Napakabait na parang akala hindi makakabasag ng pinggan. Sige. Yan, ngayon. Hindi nagbibiro yung mayor na yan. Sige. Yari kayo ngayon. Lalabas na naman kami, gutom na kami, uhaw na, tigang na kami sa loob ng sinasabing headquarters. Kinakailangan kami makasample ulit sa labas. Renel, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Okay, hindi ka na minor de edad, Renel, hindi ba? Hindi na po, hindi na po. Okay, siguro muna tayo dito kasi kung minor de edad ka, abay, kinakailangan muna tayo tumawag dito ng... Okay, so, Renel, maraming salamat, nakaabot ang reklamo ninyo sa amin. Kaya ngayon, ito yung natrabaho namin at nakagawa na kami ng aksyon. Okay, saan ba ang galing, Renel, saan ang galing itong mga kasamahan mong mga minor de edad? Ang iba sa kanila parang bubot pa ang katawan. Sige. Ay, opo, sir. Sir, yung pong iba pong kasama namin na minor de edad, taga Valenzuela po sila. Mm-hmm. Meron po kami isang kasama na si Joey, taga province po siya, dito po sila nakapunta. Mm-hmm. Doon nga po, naganap po ng trabaho, kaya po napunta po sila sa Kenjang Shop, tapos okay. Namin. Mm-hmm. Ayun nga po, hindi nga po maganda yung pagtatrato sa amin, dahil hindi lang po mura, sigaw, nananakit po siya. Yan po ang boss namin, pag hindi po nagustuhan yung trabaho namin, mumurahin po kami, sisigawan. Tapos po, meron po silang panahon na pulis. Ano kinalaman ng pulis dito? Yun po, pag meron pong medyo gulo sa pabrika, yung may problema, tatawagan po ng boss namin yung isang pulis na lagi po niya tinatawagan. Anong pakialam ng pulis? Naging security guard ng Philippine National Police? Bay, pag manalaman ni General Eliazar to, malilintikan lalo to. Kahit kung sino man yung PNP chief na papalit kay General Eliazar, sino tong pulis na to na tinatawag nila? Tawag po niya si Nagar, SPO4 Nagar. Bakit tinatawag si SPO4 Nagar? Anong panakot sa inyo na para sumunod kayo o parang ginawa ni... Ayun nga po, parang tinatakot po kami, kagaya po na isang kasamahan po namin. Bigla po tinanggal ni Boss Sam. Ngayon po, siyempre, hindi na po pwedeng umalis po siya ng ganun-ganun kasi wala pong pamasahe. Ang ginawa po ng boss po namin, tinatawag po yung sekretary pati yung police, may dala po 3,000 para po i-bias doon sa kasamahan po namin na tinanggal. Kumbaga po, yung tungkol sa nakikipag-usap, hindi po yung boss namin. So, alam ni Nagar na karamihan sa inyo, mga minor de edad, pero hindi niya pinagsabihan yung mga Chino roon na, bossing, may malilintikan tayo rito, mga minor de edad to. Hindi ba nasabi ng gano'n? Hindi po, hindi po. Tapos ito pa po pala, Sir Ben, meron din po kami naging kasamahan dito sa, kasi po, stay-in po kami. Okay. Meron po kami isang kasamahan na gustong-gustong policy ni Boss Sam. Okay. Eh, nung kasagsahan po ng lockdown yon. Okay. Ngayon po, tinawagan niya po yung police. Ito nga po si Nagar, pumunta po doon, pinapas nga po yung isang kasamahan namin. Eh, nagsabi lang po kami na, saan pupunta niya kasi lockdown yun, bawal ang police. Mm. Ayun po, hindi niya po napas noong gabi, pero nung umaga, pinalis po nila ulit. Nung pagpapaalis pa, paano? Lockdown sunset? Uuwi ng probinsya? Paano uuwi yun? Ano po, pinapaalis po sa titirang po namin barracks. So saan pupunta ngayon yung pobreng minor de edad? Yun nga po, yun po yung galing sa probinsya kasi nagpahanap po sila ng mga tao sa probinsya. Parang 8 po yata nakuha nila ng tao sa probinsya. Okay, sino nagre-recruit sa kanila sa probinsya?
Yung puntahan din po nila Boss Dam, doon po siya humingi ng tao sa kanya, sa kasamahan din po namin. Sinong tao ni Sam Buang? Ay, si Zuang? Ano po yung po kasama namin, si AJ? Hindi ko po maano po yung apelido. Si AJ, nagtatrabaho kay Sam Zuang? Apo, apo, kasamahan po namin. Kumbaga babae po, ba yan po, o lalaki? Lalaki po, lalaki po. So siya ang nagre-recruit sa probinsya, dadalhin dito sa Maynila sa utos ni Sam Zuang? Opo, sir. Opo, sir. Ngayon, sino nagbabayad ng pamasahe rito papunta ng Manila? Si Boss Dam po, tapos po, pag nakakaod na po, kakaod na po sila na 500 linggo-linggo po. Alam mo ba, Renel, na pag ang isang individual nag-recruit ng mga minor de edad sa probinsya, dinala mo rito tapos pagsasamantalahan mo, gagamitin mo sila magtrabaho at ilalagay mo sa alanganin tulad ng nakikita namin mga minor de edad na yan na hindi natin pwedeng pakita. Pwede mo pagkamalian parang 12 anyos lang dahil mga bansot eh, maliliit. So, makikita mo murang-murang katawan. Nangakuhaan mo ng trabaho, dinala mo sa Maynila, pero pagdating dito, pagsasamantalahan mo, pagtatrabahuin mo, sa loob ng factory, abusuduhin mo, mumurahin mo, sasaktan mo, pagkatapos tatakutin mo, human trafficking yun. Gaano karaming inire-recruit sa probinsya, Renel? Ito lang pong huli ito. Mga 8 o 7 po sila. Ikaw naman, ilang taong ka na, Renel? Ano po, 40 po, 40. 40 ka na. Nung nakita mo na mga bata pa yung kasamahan mo, hindi ka ba naawa? Hindi mo ba sinabi? Bakit bata pa kayo? Ay naawa po ko sa nila. Kumbaga, ako po yung nagano po sa akin, umaalala. Kasi sabi ko, bakit kayo nagtsatsaga dito? Eh, kasi bago lang po ako sir dito sa kay Boss Dam. Mm-hmm. Nung nakilala ko po sila, sabi ko, bakit kayo nagtsatsaga? Hindi ba kayo nag-aaral? Ang sagot po nila sa akin, kasi para daw po makatulong sila sa pamilya nila. Kasi naghihirap din po sila eh. Kaano ka bata yung managtatrabaho dyan sa loob ng factory na yan? Ano po, 16 po, 17. Bakit sa itsura nila parang 12 anyos ang lilit, parang ang babansot nila tapos kaya ba nila magbitbit ng sako? Ay, naku po, Sir Ben, kahit po hindi na po nila kahit, agang pinipilit po nila, wag lang po sila mapagalitan, masigawan po ni Sir Sam. Magkano'ng sweldo dito sa mga bata na to? Ano po, 510 po, 12 oras po yan, lumalagpas po sa ganong oras. So, 510 pesos, 12 oras? May higit pa po doon sa 12 oras, lumalagpas po kami. Sila ba'y pinakakain din sa factory? Pinapamerenda po, kaso nga lang po, ang merenda po namin, hindi pa po umabot po ng 15 minutes, susundin na po kami sa canteen. Anong merienda pinakakain sa inyo? Ano po, tinapay, soft drinks. Ano naman ang tanghalian, hapunan, or almusal? Ay, yun po, hindi po libre yun. Kami po bumibili na. Sa tanghalian po, kanin po yun. So, hindi kayo pinakakain dyan? Hindi po, hindi po. Sariling bili po namin yun. Misa nga po, nagkakandaw-tang-tang na po kami. Kasawad po namin, halos wala rin po matir eh. May canteen ba sila sa loob? Meron po, meron po. Doon kayo bumibili, doon kayo nangungutang? Opo, doon po nangungutang. Kaninong, sinong nagmamayari ng kantin? Si Sam Zuang din? Ay, hindi po, hindi po, hindi po. Iba po yung, ano, yung mayari ng kantin. Ay nga po, minsan po, naawa po sa amin sa kantin. Pag wala po kami natitira, minsan bibigyan kami ng pagkain. So, sobrang awa po nila sa amin. Tapos po, nung nagkasakit po ako, hindi po nagbigay po ng gamot yung amo namin. Ang nagbigay po ng gamot sa akin, yung pumayari po ng kantin. Sobrang awa po nila. So, hindi ka makalakad dahil sobrang mabigat yung trabaho? Ay, sobra po, sir. Kasi po, minsan po, umabot po ng 36 hours. Wala pong tulog-tulog yun. Ano bang ginagawa ninyo sa loob ng factory? Kasi ako po kasi, sir, ano, all around po ako. Pag po, wala ko sa biyahe, nandun po ako sa loob, nag-ano po sa machine. Pag kulang po ng tao, pipilitin na pumasok ako kasi nga wala pong tao. Eh, wala po akong magawa kasi nga po, staying po ako. Kaya ayoko lang pong mapas dito kasi tagapanggasinan pa po ako. Yung bang ginagawa ninyo, naghahalo-halo kayo ng mga chemical dyan? Or ano ba? Opo, Sir Ben. Naghahalo po kami. Para po, ano, sa plastic po, inahalo po sa plastic para po maging maputi. Naamoy nyo yung likido na hinahalo ninyo? Ay, opo, Sir. Marami po din po nagre-reklamo dito ng kapitbahay namin sa amoy.
So, paano yan? Pag nalalanghap ninyo, hindi ba kayo naluluwa, lolo nasusuka, or gano'n? Ano po, puro po ano, inuubo po kami, inuubo. Kagaya po na nakaraan, talaga sumakit po yung lalamunan namin lahat. Matindi po yung amoy na nakaraan eh. Nabalitaan mo, sana ngayon ang may-ari. Sana yung amo ninyo nagtatago, lumipad ng China. Ano po eh, nung unang pong pinasarado po nung munisipyo, kinagabihan po, nagpahawat po sila ng pahawat hanggang madaling araw. Tapos nung umaga po, wala na po sila dyan sa bahay nila sa may pabrika po. Boss Sam, Ma'am Nana, Boss Tony, ito na po yung araw namin na mapagsalita kami laban sa inyo. Kasi hindi na po namin kaya yung maginawa niyo sa amin, yung mapagtatrato ninyo. Konting kibot, mura po kami. Mananakit po kayo, lalo-lalo na po sa minor de edad. Pero, Boss Sam, kung hindi nyo po kami tinuri na hayop, hindi po tayo makarating sa ganito. Kasi po talagang sobra-sobra na po ginawa nyo po sa amin. Kasabi nyo pong 5-10, grabe po ang hirap po namin. Ginagawa nyo po kami kahit kalabaw sa trabaho ninyo. Sana po, magpakita na po kayo. Yun lang po masabi ko sa inyo, Boss Sam. Parang awan nyo na po. Makita ko yung sinasabi mo, Renel. Sige, maraming salamat. Ito lahat, mapapanood nyo ito sa ginawa. Ito'y talagang pinagplanuhan, Trinabaho. At tingnan nyo ho kung anong action na ginawa ho ng magaling ho. Ang pinakamagaling ho na mayor na kilala ko talaga. Pasensya na ho kayo, marami akong mayor na kilala. Pinakamagaling, ito si Mayor Gatchalian, si Rex. Sir, maraming po salamat po sa inyo, lalo po kay Sir Mayor, Sir Gatchalian. Napakaraming salamat po sa lahat ng tulong na ginawa niyo po sa amin, Sir Ben. Well, sige, ingat na kayo at okay na ha. Ingat ka na ha. Opo, sir. Thank you po, Sir Ben. Nakasinan po niyo po kami kaagad. Nabigyan niyo po kami ng pansin kaagad. Maraming salamat po talaga sa inyo. Okay, sa susunod. Pag nalagay ko ulit sa alanganin, saan mang trabaho papasukan mo, alam mo na kung sino ang tatakbuhan mo. Opo, Sir Ben. Ako, maraming salamat po talaga, Sir. Lalo po sa mga staff po ninyo, nagpapakahirap para sa amin po, natulungan kami. Nagpapasalamat po kami lahat sa inyo lahat. Higit sa sumbungan, imbestigahan, at anumang reklamong pang-aabuso, pang-aape, kapabayaan, kapalpakan, nino man, sa pwesto man yan, kung sino man kayo talpolano, si Esta, si Judas, si Barabas, mapasatanas, sama na natin dito. A-actionan ho namin. Bawal ho ang showbiz sa amin. Wala ho kaming chismis. Ito ho ang hashtag ipabitag mo kay Ben Tulfo, ang nag-iisang. Walang katulad sa ginagawa ho namin. Laban kung laban, pambansang sumbungan.